all purpose cream. Yung hindi makakaumay yung kanyang tamis. Sarap. Hello. Good evening. Kasi gabi na ako gumawa ng salad. So, ngayon, dahil sa malapit na ang Pasko at saka bagong taon, so ang aking ipapakita sa inyo ng mga lutuin yung mga pangkaraniwang hinahanda sa Pasko at bagong taon. So, umpisahan muna natin sa buko salad. Siguro naman halos karamihan alam na ang buko salad, pero mayroon pa rin hindi alam kung paano gawin ang buko salad. Or, baka mayroon pang kunting twist din nyo kayo makita, o baka iba din yung style ninyo, iba rin yung sa akin, so pwede nyo subukan naman ninyo yung style ko. So ito, sa buko salad, ang pagpili ng buko salad, kailangan huwag matigas ang buko. Huwag din sobrang lambot. Malakanin lang siya kung tawagin. Pag bumili ako ng buko, sasabihin ko dun sa nagtitinda, yung malakanin, kasi malambot siya pero hindi naman siya sobrang lambot na parang malauhog. So dapat malakanin siya. Huwag naman yung matigas, kasi pag matigas kasi pambukayo na yon. So sa 10 buko, ganito kadami siya. Siguro to may mga 1 kilo't kalahati ang kinalabasan. Sa 10 buko, ang ratio ko, 1 kondensada, tapos 1 all-purpose cream. Ito, pang 20 na buko to. So, bumili na ako ng marami kasi ipipreaser ko na lang yung iba. Kalahati lang nito ang gagamitin ko fruit cocktail. Napakalaking fruit cocktail ito. So, siya yung pinakamalaki. So, kalahatiin lang muna natin siya. Inalisan ko na siya ng sabaw. Pabubuksan ko muna siya ng mabuti, ha. So, habang hinihintay siya, ilalagay na natin yung iba. So, ilagay natin itong all-purpose cream. So, lagyan natin siya ng all-purpose cream. Oops. May buo ba tayo na ba? Ano, ubas? So, kailangan simot siya. Kasi pag sinobrahan mo siya, sobrang tamis. Itong ginagawa ko, kabisado ko na yung ratio niya. Pag kunti naman, ito, pag inubos mo to siya, pwede rin, kaya lang kukunti ang buko. So, magiging fruit salad na lang siya, wala ng buko salad. Dalawahin mo na, dalawang ganitong purpose, dalawa na rin yung ano kung iubos mo siya. Since, 10 na yung buko, maganda siya, good for pang 20 buko yan. So, ngayon, hapiin ko lang muna siya. Pag nagluto lang ako ulit yung sobra, marami pa nga siya eh. Pwede ko siyang gagawing griham. So, dun sa mga, ano, siguro sa susunod griham naman ipakita ko sa inyo. Ito yung mga madalas hinahanda sa, wow, yummy na oh. Hindi pa nga malamig. Tapos nito, palamigin siya. So, dagdaga ko pa ng konti, dahil hindi pa naman siya nangalahati eh. Oops. Ayan, nangalahati na. Kalahati na yung sobra, oh. So, sa susunod naman yan siya, pwede siya sa griham, ginagamit ko siya sa griham. Ginagamit ko rin siya sa macaroni salad. So, macaroni salad, ginalagyan ko rin siya fruit cocktail. Sarap din. Yan, para makita ninyo talaga, buko talaga siya. Naglalagay pala ako ng hiniwa-hiwa na cheese, ha. Ilalagay natin ito mamaya, cheese. Pero madami siya masyado, kasi pag sobrang dami, aalat siya. So, dapat konti lang siya. Kaya ako naglalagay ng cheese, para yung hindi makakaumay yung kanyang tamis. Kasi di ba ang cheese medyo maalat-alat, pero creamier. So, kaya ako naglagay dito, para hindi tayo maumay sa tamis ng buko salad. So, andun pa rin yung pag kumakain ka ng buko salad tapos medyo sobrang tamis na, hanapin mo na ngayon cheese. Huwag nyo rin damihan kasi pag dinamihan nyo, aalat naman siya. Pag
Pagkatapos nito, ilalagay niyo na to siya sa ano, sa... Ang ginagawa ko minsan sa cheese, palamuti na lang. Sandali ha. So, sisimutin natin yung gatas para naman sulit yung ating pagbili. Kaya, yun pala sa mga... ano... para hindi masayang. Diyan o. Oh. Kailangan sisimutin ninyo kasi mayroon pa rin yung tamis. Ingat lang kayo dun sa... ano, baka masugat. Ayan o, marami pa siyang laman. So, sayang din. Mayroon pa siguro mga dalawang kutsara siya. Madali lang siya gawin, ano? Kaya lang yung iba, may natikman akong buko salad. Ang tabang. Siguro, dinamihan ang purkate, dinamihan yung buko. Kulang naman sa cream. Pag wala all-purpose cream, wala siyang linamnam, puro tamis. Pag puros naman siya or purpose cream, matabang naman siya. So, kailangan magbabalance. Meron akong natikman na, o pwede siyang i-ano dito para masimot talaga yung gatas. Ayan, ganyan pag sisimot niyan. Kasi sayang yung tamis, magkulang yung tamis. Yung iba naman, siya nga pala, sa Linggo, meron na tayong free raffle sa Linggo ha. Abangan ninyo sa Linggo. Ang qualified noon, yung mga nagsishare, sa YouTube, si-share ninyo. Makikita ko naman yung naka-share kayo. I-share ninyo ito para naman dumami yung ating viewers. At saka marami makakita ko ano yung mga ginagawa din nating putahe para dun sa ibang hindi naman marunong. Makakapag-share man din tayo sa kanila. So, ang qualified ng ating raffle free load, kailangan nakapag-share, nakapag-subscribe. Kung nakapag-subscribe na kayo, huwag na kayo mag-subscribe ulit. Kasi magiging unsubscribe na kayo. Malaman nyo naman yan kung subscribe kayo eh. Kasi nakapula yung ano pag hindi kayo nakasubscribe. Pagka itim na, i-click naman ninyo sa baba yung subscribe. Pag nakaklick na siya, magiging black. Pag hindi kayo nakasubscribe, pula siya. So pag pula siya, i-subscribe nyo. Pag nakaitim na siya, ibig sabihin, huwag nyo na pindutin ulit. And the notification bell, para kung sakaling mayroon akong ibang i-upload, manonotify kayo kaagad. So, yung mga makapanood nito na hindi pa nakapag-subscribe, i-subscribe na ninyo ito, tapos comment kayo para malaman ko, makuha ko yung mga pangalan ninyo, ilalagay ko na kaagad yun sa raffle, sa Linggo na free load. So, ang mag-start pala ako ngayon, nung nakaraan sa sisig, at saka itong buko salad. At saka kung mayroon pa akong i-upload bago mag-Linggo. Sa susunod, comment kayo pala kung anong gusto niyong gawin ko. Griham or macaroni salad. Or putahe ulit na ulam. Or karamihan yung mga pwede din tayong mag-ano. Ako malunod din ako mag-lichiplan. Gulache, hindi nyo alam yung gulache. Yung parang lichiplan na gulaman. Pwede din ako mag-gulaman. Marami akong alam pa na hindi ko pa na-share sa inyo lahat. Yun nga lang. Pasensya na kayo kung medyo matagal ako ngayon nga nakapag-upload. Kasi, alam naman natin yung Ulysses dito sa amin ang tama. Blessed ako sa Panginoon dahil hindi ko naramdaman yung bagyo kasi masarap ang tulog ko kasalukuyang bumabagyo. So, salamat ako sa Panginoon na kahit bumabagyo, nakakatulog ako na mabuti. Nagulat na lang ako pagkatapos ng bagyo, nung nagising ako, yung luma kong bahay wala nang bumungo. Salamat ako, walang tinamaan kahit isa sa halaman ko. Medyo nagsira lang yung mga dahon. Tapos, pasalamat ako sa Panginoon na kahit papaano, hindi tinamaan ng kahit anong lumilipad ng mga sanga, iyero o kaya mga nabaling sanga, hindi nadali yung mga sasakyan ko. So, pasalamat talaga ako. Kaya kanina, nag-charge talaga ako kanina. Pasalamat. At kinabukasan, nung nalaman ko may mga humingi sa akin ng tulong, nagpadala na lang din ako ng tulong. Yung mga walang makain, nagluto ako kaya hindi ko na siya in-upload kasi ayaw ko kasi na nakatulong, nagbibigay. Tapos i-upload ko pa siya para ipakita sa lahat. Hindi ako ganun. So, kaya ko lang nabanggit sa inyo yan kasi baka nagtaka kayo, napakatagal kong hindi nag-upload. Nabisi talaga ako tulong kasi hanggang Garland lang nagpadala ako ng tulong. Kasi may mga kaibigan din ako humingi ng tulong sa Garland lang. Takot din. Hindi naman lahat na lugar, pero dito sa amin talagang mga kapitbahay ko, nagulat na lang ako nung nabalitaan ko na marami na palang lumulutang sa
ano, sa tabing ilog. Eh, yung nabisi din ako alisin yung mga, kasi yung daanan sa amin hindi madaanan, so pinatanggal ko pa yung mga puno. Kaya hindi ako nakapag-upload. Almost 1 week din yata. Mula nung nagbagyo, kasi dapat yun, nung bago magbagyo, magluto, ay, lululi ko yata yung sa sisig. Ito pala siya, makita nyo pala yung lasa nito pag hindi pa siya malamig. Kasi pag malamig na siya, malalasahan mo kasi puro yelo na lang eh. Malamig siya pag, masarap siya pag malamig. Pero titikman na natin bago ko ilagay sa rep. So, ito na yun siya. Hindi ko inubos yung cheese, masyado marami, konti lang. Ito yung good for 10 buko. So, huwag sobrang masyado sa fruit cocktail, huwag din sobrang konti. Wala akong nabiling ubas. Yung iba, nilalagyan to ng palamuti ng ubas. Ubas, tapos yung iba, meron pang mga cherry-cherry na yan. Anyway, may ubas naman sa fruit cocktail. Kaya lang, yung iba, dinidecorate pa. So, pasensya na kayo kasi ano, hapon ako napunta sa palengke, wala na akong masyadong mabili. Tikman natin to. Anyway, ang ubas naman, palamuti na lang yun. So, ito na yung ating finished product. Napakasarap na niya. Creamier, kita ninyo. Creamier, tapos tamang-tama lang yung ano, tamis, tamang-tama lang yung ano nito. Sige, tikman na natin ha kung insakto ba. Pero hindi pa ba rin managbago yung aking panlasa. Pero yung timpla ko, simulat sa pong gano'n na talaga yan. Sarap. Siya nga rin pala, nagpa-personalize na talaga ako ng apron. O, kita mo, Myrna's tip. Ewan ko kung makikita pa dyan. Nakalagay na Myrna's tip. So, dalawang kulay ito. Pag marumihan na ito, next naman, pula. Pula lahat lagi eh. Mahilig sa pula eh. So, yung pula, nakadesign puti. Tapos, itong itim, nakadesign pula. So, maraming salamat doon sa inyong panonood. Sana magustuhan ninyo ito. At yung hindi pa nakakagawa ng puko salad, ito kasi ang pinakamasarap na panghimagas tuwing pagkatapos ng Pasko, puro karne ang kinakain. Siyempre, makakaumay. Ako, pag bagong taon, hindi na ako nagkakarne. Seafoods na lang at saka yung mga dessert na lang. So, usually, ito yung mga hinahanda ko pagdating ng, saka prutas, bagong taon. So, gusto ko i-share sa inyo kung paano ko ba i-celebrate ang Pasko at saka bagong taon. Itong taon na ito, kaya abangan ninyo. So, may mga tips doon na parang bunga siya tingnan pero tipid lang. So, ito siya. Actually, tipid lang siya. Lalo na kung nasa probinsya kayo gagawa kayo ng buko salad kasi mura ang buko doon. Ang bibilihin nyo lang, pwede naman maliit lang na prop cocktail. Ako kaya ako nilakihan yan kasi meron pa akong sunod na lulutuin. Pagka namimili pala kayo, mas nakakaminos kayo kung malalaki na ang bilhin ninyo. Kasi ito siya, kung i-compute ninyo dun sa maliit dalawa, bili kayo ng bili, kaysa isang malaki, mas nakakaminos kayo. So, ito kung tutuusin, pwede ko siyang gamitin sa mga tatlong lutuan. Pwede akong kumuha dyan ng pang macaroni salad at saka pang griham. Ang griham, masarap siya kung meron siyang toppings na fruit cocktail. Maraming klase din ang griham, ha? So, ako, mayroon namang griham na mangga lang nilalagay. Mayroon namang griham na yung crush lang ang nilalagay. So, ipakita ko sa inyo. Comment na lang kayo kung anong gusto ninyong, kung sino yung marami, kung sino yung maraming gusto. Kasi, siyempre, iba-ibang gusto. So, pipili lang ako doon. Kung halimbawa, marami yung may gusto na griham, yun ang gagawin ko. Kung gusto naman nila ng macaroni salad at marami namang may gusto, kumbaga sa ano, depende sa gusto ninyo. Pero kung wala naman masyadong nagre-request, malamang kung ano yung mabibili kong ingredients. Mas mabilis yung macaroni kasi may ramen ako i-stack na macaroni. Ang macaroni ko pala nilalagyan ko ng chicken. Meron namang hindi na. So, depende sa inyo. Ubusin ko na to bago ito lumamig sa rep. So, ang sarap. Sarap. Tamang-tama ang tamis niya. Tapos, pag nanguya mo yung cheese na konti, intakto lang din ang kanyang konting alat. Masarap. Try niyo, try niyo. Okay, so, ito lang muna. So, bukas baka. Kasi maaga ako nagsishare sa inyo yung mga hinahanda ng Pasko at bagong taon.
para lang. Pero usually naman talaga napakaraming marunong gumawa nito. Yun nga lang, ang pinagtataka ko, iba-iba ang lasa. Mayroong buko salad na matabang, mayroong buko salad na sobrang tamis na puro gatas ang naranasahan ko. Wala na yung all-purpose. Baka hindi nila nakuha yung tamang timpla. Ako matagal ko na itong pinag-aralan yung tamang timpla. Sa 10 buko, ilan ang gatas kailangan, ilan ang all-purpose, gaano kadami na. Para pag nakuha mo yung insaktong timpla niya, napakasarap. Okay, thank you. So, yan na lang muna sa ngayon. Abangan na lang ninyo. Abangan ko bukas yung mga comment ninyo. Mamaya, pag na-upload ko to, abangan ko yung mga comment ninyo. Pag nag-comment kayo at nag-subscribe kayo at nag-share kayo, may one entry na kayo. Kung meron kayong comment nung sa aking sisig, may one entry na kayo. So, mag-start ako ng kuha dun sa sisig hanggang sa mga susunod pa. So, kung ilang putahi ang niluluto ko or yung bisa ko nag-upload, yun din kadami ang inyong entry. Kung lagi nyo ako sinusubaybayan sa Linggo na ang raffle. Bye!